Nasubukan mo na rin ba ang ganitong luto sa kamatis? Napakasarap niyang sausawan. Talagang mamangha kapag natikman mo to. Ilagay ko na muna yung 7 pirasong kamatis sa kaldero at takpan. At tutuin ko siya sa pinakamahinang apoy. Hayaan mo siyang maglabas ng sarili niyang katas o yung tubig. At habang inaantay natin yan, lutuin ko na rin o ibablance ko na rin yung gulay. Kagaya ng talbos ng kamote. I-blanch lang natin ng mga siguro 1 to 2 minutes lang para hindi siya ma-overcook. At tanggalin mo na ulit at ilagay sa strainer para makatulo yung excess na tubig. Pagkatapos yan, isunod ko na rin ilagay yung okra. Iba-blanch din natin yan. Siguro medyo mahaba-haba yung pag-blanch natin sa ating okra dahil medyo matagal yan maluto. Di kagaya doon sa talbos na kunting usok lang, luto na siya. Ito siguro mga 5 minutes pwede na. At tanggalin din natin ulit yan sa kawali at ilagay ulit doon sa strainer. Isama na rin natin para maglamig at saka natin yan mamaya isi-serve. Pagkatapos yan, magprito na tayo. Maglagay na ako ng mantika sa kawali at iprito ko muna yung talong. 1 pirasong talong lang yung hiniwa ko. Antayin lang din na maluto yung kabilang side, saka natin baliktarin. At pagkaluto, tanggalin lang din ulit yan sa kawali at ilagay ulit sa strainer para makatulo din yung excess na mantika. Pagkatapos niya sa disim na kawali, iprito ko na yung 2 pirasong tilapia. Antayin lang din na mag-brown yung kabilang side at saka natin yan baliktarin. Hanggang sa maluto lang din yung kabilang side. At pagkaluto, tanggalin muna natin yan sa kawali at ilagay muna sa plato at isit aside. Saka natin balikan na ulit natin yung kamatis na niluluto natin kanina. Okay na rin tong ating kamatis. Tingnan mo ang dami niyang katas na lumabas o sarili niyang tubig. At okay na yan. Ilipat na lang natin yan sa ating bowl at ready to serve na yung ating napakasarap at napakasimpleng budget meal na talaga namang siguradong magugustuhan ng buong family dahil sa sarap ng ating sausawa ng kamatis. Okay na tong kamatis. Lagyan ko lang kunting ang patis. Depende sa iyo kung anong gusto mong ilagay. Pwede mo rin siyang lagyan ng asin lang o kaya liquid seasoning or toyo. Pwede rin yun. Depende sa iyo. Pero ako patis lang dahil napakasarap niya talaga. At pwede na natin isi-serve yan. Kaya mga kalasa, kung nagustuhan mo yung ating video, please like na lang at pakishare na rin sa inyong mga friends. At kung bago ka pa lang sa aking channel, subscribe na at i-click mo na rin ang bell button para sa mga notification. Ito na mga kalasa, tinitikman na natin yung ating napakasarap na sausawang kamatis. Ang sarap niya talaga ipare sa mga ganitong gulay at niritong isda. Kaya alam ko mga kalasa, kayang-kaya mo itong gawin dahil sa sobrang simple at napakadali niya lang lutuin. Kagaya lang lagi sa sinasabi ko na wala namang hindi marunong magluto basta sa simpleng paraan lang. Hanggang sa muli mga kalasa, thank you for watching. Bye-bye! Yeah.